Bago kayo magreklamo sa inyong sitwasyon, sana minsan tinatanong nyo rin kami kung okay pa ba ang aming sitwasyon. Maswerte pa rin kayo dahil nakahiga kayo sa malawak at malambot na papag, samantala kami nakahiga sa matigas at maliit na papag. Basta ang malaga sa amin ang makapagpahinga ang pagod naming katawan. Maswerte pa rin kayo dahil nakain niyo ang pagkain na gusto niyo. Samantala kami, hindi na namin alam kung ano ang lasa ng masarap na pagkain. Kung hindi noodles, sardinas, o iba't ibang klaseng luto ng itlog. Kaya di maiwasan na kahit ang bituka namin, umaayaw na rin. Pero ano nga ba ang magagawa namin sa kumakalam na sikmura sa gutom sa maghapon sa trabaho? Maswerte pa rin kayo dahil kahit papaano, kaya niyong makapamili sa parte ng bahay kayo umupo. Samantala kami, hinihigaan mo na, kainan mo pa, dahil hindi pwedeng umasta na buhay mayaman ka. Maswerte pa rin kayo dahil malawak ang espasyo niyo kaysa amin na nakikipagsiksikan dito sa maliit na kwartong ito. Maswerte pa rin kayo dahil nakakahinga kayo ng maluwag kaysa amin. Umaasa lamang sa maliit at makipot na bahagi ng bintana na siyang tagusan namin ng aming hininga. Maswerte pa rin kayo bukod sa pagkakaroon ng magandang tahanan at may pribadong malayang kumilos. Samantala kami, nagtitiis sa isang tagping tila na siyang aming parte ng pribadong pamumuhay. Bahagi dito namin natutunan na marami tayong na marunong tayong magpapasalamat kaysa magreklamo, dahil kung tutuusin, kung mas nahihirapan kayo ay mas nahihirapan kami. Ngunit di namin nagawa ang magreklamo sa inyo. Lahat makikibagay, makikitungo, wala sa kung anong posisyon na meron ka, wala sa kung ano ang natapos o katayuan mo sa Pilipinas, kundi lahat ay pantay-pantay. Dahil yun ang nararapat sa mga katulad at sa mga kagaya ko na hindi rin lang naman pinalad na may maayos na madatnan. Iisa lamang ako sa mga milyong-milyong Pilipino ang may ganitong sitwasyon. Mahirap pero pinilit kinaya, dahil ang malaga para sa amin ay kayo. Kayo ang bukod-tanging pamilya namin na merong kami. Kaya bago tayo magreklamo at bago tayong umasta na kaawa-awa at bago tayo maninisi na hindi kayang ibigay sa inyo ang lahat na para sa inyo, sana man lang kinakausap at kumustahin kung kaya pa ba namin ang manatili sa ganitong sitwasyon. Ito ang buhay namin na minsan nyo na rin pinagkaikaitang alamin, dahil hindi na mahalaga para sa inyo, kundi ang mahalaga para sa inyo sa kung ano ang naipaabot namin sa inyo. Ngunit, nakuha niyo pang bumulyaw
dahil sa kulang o kinulang, dahil walang sapat para sa inyo ang material na bagay kaysa amin na handang ibigay, isakripisyo at isugal kung anong merong kami para sa inyo at para sa pamilya. Pamilyang hindi kami madalas naging bahagi at madalas nababaliwala.